Ang 7-day Sabat ay doon lamang iniutos sa Israel. Ayon sa Biblia at mga referensya. So, ay, dito, nilagay ko na lahat ng nalalaman ko nung ako pa ay napa sa Sabadista. Kaya, tuloy na lang po tayo, no? Una, ang sabi dyan is, yan ang paksang patutunayan ko ng 7-day Sabat ay doon lamang iniutos sa Israel. Ano ang unang patunay? Una, ayon sa Biblia na ang 7-day Sabat ay doon lamang talaga ibinigay. Ayon sa Exodo 16:29, alalahanin ninyo na binigyan ko kayo ng araw ng Sabat. So, ang kausap dito na alalahanin ninyo, Israel. Sila yung kausap niyan. Binigyan ko kayo ng araw ng pamamahinga. Pag sinabing Israel, bansa. Hindi lang ito sa mga ano sa lahi ng mga Israelita kundi sa mismong bansa. Sa madaling salita, yung mga hintil nasa Israel under sa naturang batas dahil sila ay nasa Israel. Ayan ha. Kahit hintil, basta nasa bansang Israel under sa naturang batas dahil sa Israel ibinigay ang araw ng Sabat. At yon ang aking paksa na doon lamang yan iniutos sa Israel. Next, ang sabi naman dito sa Ezekiel 20:9, ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ang pangalan ko sa mga bansa sa palibot ng nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Kapag ang SDA nagbabasa ng Ezekiel 20, ang kanilang binabasa ay verse 12 lang at verse 20. Bakit verse 12 lang at verse 20 ang kanilang binabasa? Yun ay para ikaw na nakikinig, ipinalilitaw nila na ikaw ang kausap dito. Yan. Kaya diretso sa 12, then 20. Yung 9, wala akong nakitang SDA na binabasa ang 9. Alam niyo kung bakit? Dahil ipalilitaw nila na ang kausap sa Ezekiel 20 ay yung nakikinig sa Bible study. Yun. Ano sabi dito? Inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Kaya pinalaya ko sila sa Ehipto at dinala sa ilang. So ang main subject dito, yung pinalaya mula sa Ehipto. Alam natin kung anong bansa ang pinalaya mula sa Ehipto. At yon yung Israel. 11. At do'y binigay ko sa kanila. Sinong kanila? Yung mga taga-Israel. Ang mga utos at mga tuntunin ko na dapat nilang sundin para mabuhay sila. So ang kausap dyan, yung mga taga-Israel. 12. Ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng Sabat bilang tanda ng aming kasunduan. Magpapaalala ito sa kanila na ako ang Panginoong pumili sa kanila na maging mga mamamayan ko. Sinong sila? Israel. Sinong binigyan? Israel. Bansa ang binigyan, bansa. Kaya kahit ikaw'y Pilipino, kung ikaw ay nasa Israel, under ka sa naturang batas. Pero sa panahon natin ngayon, open-minded ng mga Israelita eh. No? Sa Israel ngayon, sa ating panahon, yung mga Christian, hindi pinipilit na magsabat ng Sabado. Okay? Next. At dahil sila ang binigyan, kaya isa sa mga hindi binigyan niyan ay ang mga taong nauna before kina Moses. Dahil ang Israel ang binigyan, hindi dyan kasama yung mga taong nauna
before the time of Moses. Ayon sa Deuteronomy 5:1, tinipon ni Moises ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila, O mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ibibigay ko sa inyo sa araw na ito. So, bibigyan mga Israelita. Pag-aralan ninyo ito at sundin. So, sila yung binigyan yung taga-Israel. Gumawa sa atin ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Gumawa ng kasunduan na ang Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. Ang main subject ng ating topic ngayong gabi ay ang seventh day Sabbath. No? So, hindi kasama sa seventh day Sabbath, sina Adan. Meron kasi mga nasasabi kasi na sina Adan, Sabbath keeper din yun. Hindi po, totoo yun. Ang binigyan ng pahingili ng seventh day Sabbath ay yung mga Israelita. Kaya ang Israel lamang ang malinaw na inutosan na mangili ng seventh day Sabbath. Unang talata, Deuteronomy 5:15. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabbath. Sinong kausap dyan? Yung naging alipin sa lupain ng Ehipto. Yung naging alipin. Ay, hindi tayo kasama dyan. Hindi tayo naging alipin eh. So yung naging alipin sa Ehipto, sila inutusan na mangilin ng seventh day Sabbath. Ano pa? Kalawang talata. Exodo kapitulo 20, versikulo 2 at 8. Pag sila ang nagbasa ng Exodo 20, ang kanilang binabasa ay 18. Yung 2, walang nagbabasa nun. Tandaan ninyo ha, pag SDA dumalaw sa inyo, nag-Bible study, nagbasa ng Exodo 20, walang isa man sa kanila ang nagbabasa ng versikulo 2. Bakit? Dahil sa 2 malalaman kung sinong kausap. Ayon dito, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. So ang kausap pala yung inilabas sa lupain ng Ehipto. Ano yon? Yun ang bansang Israel. Ano ang utos sa inilabas sa lupain ng Ehipto? Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ayan, no? So sila ang inutusan. At ito yung aming paksa. Yung aming paksa, hindi ko pala may ipakita ng buo. Yung aming paksa na napag-usapan, ayan. So, okay to dito ha. Ito yung paksa na patutunayan ko na ang 70 Sabbath ay doon lamang iniuto sa Israel. At sumang-ayon naman siya na yan ang paksang tatalakayin ngayong gabi. Okay, so hanggang dito na lang. Hindi ko na ubusin yung oras dahil dali lang naman na patunayan yung aking paksa.